Hi, Aaron here from Hernan's Daily. If you are new to this video, just give it a thumbs up and consider subscribe. And if you are looking for a job hiring, just subscribe my Hernan Kamama TV channel, my other YouTube blog about job vacancies and job update and legit agencies and no placement fee here in Canada. So, and this is my another channel, Hernan Kamama, my Hernan's Daily, wherein I just uploaded a random video about my daily life here in Canada. So I hope you like this video and watch it until the end, because I will gonna tour you here in town of Neepawa, located in Manitoba, Canada. Okay guys, just come with me and let's get a tour, a short tour, or consideringly it's a long tour anyway. Okay, let's get this video started and have fun. Hi guys, what's up? So this is Hernan from Hernan's Daily. So ngayon ay mag-iikot-ikot tayo dito para i-tour kayo sa town ng Neepawa, kung ano meron dito, ano mga tourist attraction, trabaho ma-applyan, at kung ano-ano mga recreation ano meron sila dito sa Neepawa. So ngayon, samahan niyo po ako sa aking paglalakbay at ating tuklasin kung anong meron dito sa Neepawa, Manitoba, Canada, na kung saan mostly ay mga Pilipino na yung nakatira at marami na mga Filipino community dito sa Canada, no? Dahil yan sa kumpanyang pinapasukan namin kay High Life Foods Inc. Anyway, para bigyan po kayo ng kaalaman, si High Life Foods Inc. ay siya po nag-sponsor sa amin mga Pilipino dito, nagdala sa amin para maging permanent resident kami ng Canada. At we are super blessed kasi nga na permanent resident kami dito sa Canada, and dahil sa sponsorship ng aming kumpanya. So mamaya dadalhin ko rin kayo doon para ipakita sa inyo kung gaano kalaki yung planta. And in fact, they are recruiting more immigrant from Philippines twice a year, no? Kung hindi nga lang nagkaroon ng COVID-19, malamang meron na mga bagong dumating. So yeah, yun nga guys, samahan nyo ako at mag-iikot-ikot tayo para ipakita sa inyo kung anong meron dito sa Neepawa, sa lugar ng Neepawa dito sa Canada, sa province of Manitoba. At dito lang yan sa buong Neepawa. So para bigyan din kayo muna ng kaalaman, ang Neepawa is small city in the middle of Brandon City and Winnipeg City, and Winnipeg City is the capital of Manitoba, capital city of Manitoba, and the Manitoba is the province of Canada. So ang pinaka source of income dito is agriculture, no? Kaya makikita nyo production, meat plant production and farming isa sa mga source of income ng mga tao dito. So 90% ng mga nakatira dito sa Neepawa is mga Pilipino na mga guys. Kaya baka one of those years, no, magkakaroon ng transition na dito, na one of those years ay tawagin na siguro pang Filipino town, no? Hindi ko lang alam, pero wala na, naisip mo. Anyway, let's go and let's drive around. So una, pupunta muna tayo dito sa City Hall ng Neepawa.
kailangan mo talaga magkaroon dito ng sasakyan. Kaya dahil mahirap yung transportation dito, hindi po dito uso yung tricycle, taxi, or bus. Kaya mga tao rito ay nag-provide talaga sila ng sasakyan. That is because one of life necessity here in Canada, especially during winter season. Dahil pa, sobrang lamig ng panahon dito pag winter, no? And anyway, just to give you also an idea and information, no? Canada has 4 types of season. These are summer, spring, winter, and fall season. So, yung summer, that is only lamp until 2 months. And then, after ng summer ay fall season naman. Then after ng fall season, that is only 2 months, ay spring season na naman. And that's only 2 months then, no? And then the longest season of all times is winter season. And that is longing for almost 6 months, no? So mahaba-habang pagtitiis yan. Kaya kailangan talaga may sasakyan ka dito kasi hindi kaya ng jacket lang. O anyway, kung masanay ka, kaya naman, pero mahirap. Dahil inaabot ng negative 60 sa labas yung temperature, no? So kaya kailangan may sasakyan ka. At yung mga sasakyan dito is may heater. Sabi niyo mga bahay ay may heater din. So kaya yun. So yan yung city ng Canada, kung makikita ninyo. Yan siya. Neepawa, town of Neepawa. Yes, you can see that. At dito ay meron ding amusement center. Yan, town of Neepawa. Yan lang ito. Town of Neepawa. Yan mga parking kong dyan. At yun ay shocker. So dyan naman na disini. So yan. Yan yung city ng Nipaw. So yan, yan ang city ng Canada, kung makikita ninyo. Ayan siya. Neepawa, town of Neepawa. Yes, you can see that. At dito ay meron ding amusement center. Ayan, town of Neepawa. Ayan nyo dito. Town of Neepawa. So yan, mga parking kong dyan. Yun ay chakra. So dyan na nalo disini. So yan. Yan yung city ng Nipaw. Thank you.
kailan mo mag driver license para maging ano po mag-drive. So ayan, nakikita ninyo, ayan yung post office, diba? Ayan siya guys, dyan kami mag-drop ng mga documents, parcels, at dyan kami pick up ng mga padalaga ng Pilipinas na importante yung dokumento habang nagpo-process ng peer applications namin. So yeah, pangat ng pupunta natin destination is sa school naman ng mga bata or high schools, and yung pangatlo, recreational center, ang apat, hospitals, kung saan na pag mga nagkakasakit kayo, syempre kailangan natin yan, and the rest is sa mga park na siguro, sa mga kung saan napapabilang siya sa recreational center, tourist park, or kung saan may pupunta ng mga bata. So ayun, kung sakaling gusto pa niya magkaroon ng additional idea para malaman kung paano mag-apply papuntang Canada, you can check my other blog, Hernan Kamama TV, no? So sa Hernan Kamama TV, doon ako nag-vlog lang about sa mga hiring dito, mga requirements, at kung mga anong basic requirements sa pag-apply dito sa Canada, at iba pa, no? So if you want to know more about job applications and any related informations, you can check my other blog, Hernan Kamama TV. So yeah, so that is the post office, Nipawa, as you can see, diba? Nipawa. So okay, so kung mapapansin nyo guys, halos walang gaanong tao rito, kasi nga bibihira lang talaga mga tao rito. So now, punta tayo sa school naman ng mga bata, high school, no? Kung saan doon nag-aaral yung mga kababayan natin, mga harap ng kababayan natin Pilipino, no? So okay, let's proceed to the high school. Summer na kasi dito eh. So like before sa ibang vlog ko, winter dito, naabot ng gabaywang yung snow. So yun, kung mapapansin nyo. So ngayon pala, pupunta muna tayo sa High Life, kung saan doon kami nagtatrabaho mga Pilipino na nag sponsored sa amin para makapunta rito, no? So itutur ko muna kayo sa High Life. Swimming pool. Yan. Diyan naliligo yung mga tao. Especially ngayon summer. Marami na nga naliligo at nagsasunbathing pa. So yeah, may bayad dyan. Siyempre, open na pala siya to the public with COVID. So bago ng lahat, punta muna tayo dun sa High Life. Tulad niyan sinabi ko. Let's go! Ang daming nagka-camping.
So camping park and dito sa kabila marami din. Yan. So yeah, minsan it's about leisure time na. Minsan nagpipisin sila. So yung mga bahay naman na yun, yeah, that is an apartment. So roughly nagkakahalaga yan ng $950 a month. Kaya napakamahal, no? Pero no choice eh, kailangan kasing may matuluyan. So yeah, let's proceed to our company. Let's proceed to the company kung saan kami nagtatrabaho. It's only a 5 minutes to drive from my house going to my workplace. So sa pagka-camping ay magpaparegister tayo, magbabayad kayo ng 150 pag 3 days lang kayo. Once naman pag gusto nyo magtagal the whole season, basta 500 to 600 babayaran nyo, no? So yan, pero ako never pa ako nakapag-camping dito for my 4 years long here. Baboy dyan is umabot ng 8,000 per day ang mga kinakatay namin baboy dyan at pinaproduction. So bali dalawang ship kami dyan, yung iba is pang gabi. So bali hati kami sa 8,000 baboy per day, araw-araw yun, ha. And we are working sa 5 days a week, no?
No, imagine kung gaano karaming baboy yung kinakain nila dyan. So yeah. And then, oh, di ba, napakalaki. Okay. So let's drive. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light.
nice trampoline. Tingnan mo ah. Oh.
sa mga Pilipino kaya lumaki yung dito. Dati yun lang yung building yung sarap niya. Yun lang yung ano dito. Dito naman yung south side. Canada, kahit anong gusto mong bilhin, kaya mong bilhin. As long as na may trabaho ka. So, maganda ang treatment mo na kapatid dito sa Canada. Pantay-pantay kayo bilhin. Anong nationality ka, magbibili mo kung gusto mo sa mga trabaho. We'll be right back.
karanasan dyan namimili mga Pilipino. Yan, giant tiger. Isa rin sa mga pinapasokan ng mga Pilipino.
veterinary clinic. Yan o. Yan. So yan ang meron ng Mipawa. Mipawa District Office. Motel. Yan. So gusto mag-check in dyan. So nearest town here is Mendoza. And then after minutes, Brandon naman. Stella Jones. Diyan sa ginagawa at binibili mga kahoy. So yeah, pwede ka rin mag-apply dyan. Ngayon punta naman tayo dyan sa mga campground, no, kung saan nag-get together yung mga tao, especially pamilya kung saan mo nagka-camping. So unang-una natin punta muna is dadaan pa muna pala tayong Legion. Ito pumunta ng Bird Sanctuary. Ano, museum pala. Video. Dito sa right side naman makikita niyo mga car company, car dealer company. Then home care. Diyan mo nakikita yung bakanting lote green. Tapos may okay, farm yan. May mga pananim na siya. Mipawa Bay Inn Hotel. Ito yung mga car dealer. Yung iba yung contact.
Siyempre guys, yun is sound try ng mga ibon ko sa nag-preserve nila yung mga kinds of birds nila sa next generation. Kaya mamaya-maya maraming mahigit mga ibang mga ibon. Animals, goats, wild ducks, peacocks,
Yun yung Bird Sanctuary. Anong hindi pa kung spot dito eh. Nice trampoline. Ang galing mo ah. Konti lang silang ini kasi. Hindi na nag-migrate. Ba't mga manok mo sila sa rin ganyan?
ngayon sa buhay. Kambing yun sa loob ito kambing ko. Ay, isa. Wow, nice trampoline. Ang galing mo ah. Uh-oh.
Philippines na. Takot sa tao. Meow. 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 Cut, 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 cut. So dati winter pa lang to, winter dito, ang puros lang to. You're funny. Thank you.
pelicans, no, that is pelicans. So yung mga tubig, yung tubig may mga damo na. Ang galing mo. So yun yung view. Thank you.
Putang ina. As you can see guys, there are thousands of birds over here swimming on the lake. We are now situated in Lake Erwin. So you can see that. Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong klaseng merong baka dito. At ito yung bison, cow, na pinagmamalaki ng maneto ba na meron sila. So kung makikita ninyo, kakaibang baka siya, mga kapalang balahibo sa mukha, no? So ayan o, oh. Yan siya. Ang laking baka. Kumbaga parang Chicago Bull. So mayroon dun sa kabila. Ayan o. Ang dami nila. So pupunta tayo dun. At kunan natin. So ang park na ito is situated sa Bison Park. Dito. So ayan yung mga uri ng baka. Kung saan makikita nyo. Malalaki siya. Ayan o. Nanginain. Oh! So yan. Bison. So diba? It's this place is situated in, as you can see that, coming up. So here you go. Yan sila. Hindi ko picturean sa mukha eh. Ang dami na rin, oh. As you can see that. Ayan sa lamig lang, tangina.
Balik tayo bukas dito. Tara. So as you can see guys, ayan na yung bison. Ayan. Naglalakad yung isa. Ayan yung bison. Ang laki ng katawan, ang liit ng buntot. So ayan sila. Tapos ayan o. Isa doon at meron isang nakahiga. Tingnan natin kung anong tsura niya. Ayan. Tapos yun yung isa kahapon. Nanginain. See? Ang lalaki nila. Kung makikita nyo, yan yung trademark ng Manitoba, yung bison. At makikita rin nyo yan sa may logo ng Red Bull, di ba? Yung nagsusuwagan. So yan sila, oh. Ang dami nila. See? Yung isa nakahiga. Yung itsura nyo, eh. Naliligo siya eh. Kasi meron din may mga baby dun. Diyan lang pala sila nakatira eh. Oo, may harap. Naku, kamagulo. Okay. Nagdadalayo sa vlog niya eh. Anong gaya-gaya mo ako? Nagsasalita sa kanina pa, huwag ka ano dyan.
na ako mag-car wash. Last trip is Nipawa Museum. So, ito yung Nipawa Museum. Medyo maliit lang siya. So, closed kasi siya ngayon, kaya hindi tayo pwedeng pumasok dyan, no? And anyway, yan. So, mayroon din bagong dinidevelop dito ng lugar. Ayan. Yan ay yung home care at saka fire station. So, pagkagawa lamang yan ngayon mga guys, no? Yung town lang yung na-build up. So, that is also another opportunity to get a job there. Home care agent or home care aid. So, pwedeng mag-apply kayo dyan kung sakaling kailangan ninyo ng trabaho. So, yan. Bagong develop yan. So, anyway. Alright, that's all for today, guys. Alright, that's all for today, folks.